Dito sa studio, of course, ladies first, unahin natin Sheena Bellarmino. Kabongga! Hello! Yes! Ay, may headset ka ba dyan? Yes po, meron. Narinig mo na ang self mo. Okay. Very. Very, very, very clear. Oo. Una sa lahat, is it your first time na makatungtong dito sa atin? Actually, first time kong ganitong setup eh. Diba? Nice one. Diba? Ang saya. Tsaka nakaka-fresh. Kaya yes. Laban ako dito kahit wala akong makeup kasi diba? Ilaw kong ilaw. Everyone, oo. Thank you, lights. Thank you, lights. Oh. Pero ikaw, fresh na fresh ka talaga, anak. Thank you po. Last interview ko sa'yo, nasa Boracay ako, remember? Yes. Nasa Boracay ako. Tapos pinalusong nila ako sila sa tubig. Kasi nga daw, titingnan kung waterproof daw yung phone ko. In fairness naman, waterproof naman siya. Gumagana tumalab pa. Naman po. Tumalab, pero wala nang signal sa ilalim ng tubig, di ba? Oo, wala pa silang... Putol-putol na siya. Totoo, wala silang na-discover pa na ganong eksena. Wala. Oo, totoo. Yes, welcome dito sa Teleradyo Servicio. And thanks for your time. Alam ko meron pa kayong ganap after this. Yes. Oh, mamaya natin pag-uusapan yan. Thank you, anak. Thank you, Mama Jai. Maraming salamat. Siyempre, susunod. Ito din. Malapit din ito sa puso ko. Kasi ang group na kinabibilangan po nito, parang kasagsagan ng pandemya, nagkita-kita kami, mga naka-face mask pa tayo nun, di ba? Oo, pagpapasok naka-PPE pa. Tapos yun yung malalang swab, yung parang talagang may rules, 7 days, bawal kang lumabas. Kasi yung labas mo na, yung mismo punta mo na dun sa studio. Please welcome from BGYO, we have Akira. Yes! Hello po! Oh, naririnig! Magic for the magic. Parang DJ ka din dyan. Nakakatawa nga. Yes. Hello po, kamusta po kayo? Magandang hapon po. Ayan, i-share natin. Di ba ako nag-host ng media launch nyo? Nung pinakilala na talaga. Debut ba? Maituturing yun? Ano po? Parang... Hindi. Ano yun? Ano? Kumbaga parang ano lang din siya, interview na mas pinapakilala pa ako sa inyo yung BGY. Hindi kasi parang pa-concert niyo yun yung One Dream. One Dream, So parang diba, pati sa mismong sa One Dream nila, diba nag-interview din ako after. Doon ko sila talaga, hindi kasi nakilala ko na rin sila via Zoom sa mga We Rise Together, Hotspot, ganyan. Oo. Alam mo, grabe nun, diba, kinatatandaan mo, may time na nag-interview ako tapos isa sa inyo nasa ibang lugar kasi parang may not feeling well siya. Ay, opo. Kasi nung time po, basta sobrang lala nung time na yun. Mm-hmm. Ako po, parang hell week namin yun kasi malapit na yung concert. So, dire-diretso yung training from umaga hanggang gabi. Nagsasayo kami, kumakanta. So, hindi maiwasan na magkasakit talaga. Totoo. Ibang level, di ba? Kaya nga sabi ko, di ba, health is wealth talaga. Totoo, buti nga dumating ka nun. Kasi napasaya kami. Clown. Clown pala. Oh, napasaya. Sunshine. Ay, ang ganda. Sunshine. Hindi kayo, ang tawag nila sa inyo, sunshine din. Ba't ganun? May mga ganun. Sunshine ka din? Sinag sa akin. Kasi may mga nag-comment sa Twitter, sabi nila, we're excited for our sunshines, ganyan. Meron ba? Oo, parang gano'n. Ano, nag-invent? Meron ba? Kasi yung akala ko yung name ng fandom, yung name kasi ng fandom ko, Sinags. Sinag yung, Sinags yung sayo. Sinags. Sayo, Aki. Aces, pero ang tawag nila sa akin, Sunshine. Ayun pala. Okay. Ayan, at least malinaw naman yun. Sa'yo, Sinag. So. Parang relate, diba? Kasi yung Sinag, ganun din yun, diba? Nagbibigay liwanag. Ikaw po yun. Ay, ganda. Yeah. Parang hindi nagbibigay ng liwanag yun. Parang hindi maliwanag yung fest ko ngayon. I'm sure na nibago rin kayo, diba? Na, ha? Siya ba yan? Charing. Siya ba yan? Hindi, pero ikaw, first time mo din to. First time din po yung saya. Masaya. Actually, nakakatawa po itong... Kasi siya wala siyang pinipindot. Ako nag-ooperate nung kanya. Yes. Alam niyo na. Meron tayong Viber number. Pwede po kayong mag-message na pwede kayong magpadala ng mga pabati niyo kay Sheena at siya kay Aki sa 0919-278-3000. Ulitin po natin. Ito po ay 0919-278-3000. At tayo po ay pansamantala mo nang hindi napapanood sa ating YouTube channel. Meron lang siguro
sigurong inaayos. Pero I believe, tama ako, no, sa October 30, magbabalik na ulit tayo sa ating YouTube channel. Pero for more details, hindi ko kasi masyadong kabisado, pero alam ko kailangan hanapin nila Teleradyo Serbisyo, Radyo 630. Pero ngayon, napapanood tayo live na live on our Facebook. Hanapin nyo lang po ang Radyo 630. At syempre, sa iWanTFC napapanood tayo sa The Filipino Channel Worldwide. Kaya hindi lang tayo sa Pilipinas napapanood at napapakinggan. At syempre, kayo po na nakatutok sa inyong mga radyo, yung mga bumabiyahe. Alam ko iba humahabol kasi it's a long, 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 super long weekend. Pero parang tayo, wala tayong long weekend, no? What's weekend? No? What's rest? Diba? Diba aminin nyo, nung nalaman natin na, oo nga, may Saturday, Sunday, tapos walang pasok ng 30, tapos yung 31, di naman ata dine-clear na holiday, pero syempre, I'm sure yung iba, didire-diretso na yun, no? 31, tapos 1, 2, undas, diba? Sunod-sunod. What's rest? Pero okay lang yan. Ginusto natin ito. O yan, simulan natin ang chikahan. Oo, game. Let's start with our kwentuhan. Unahin ko si Sheena, no? Question for Sheena. Ikaw, Nak, bago ka minahal, sa galing mo sa pagkanta at saka dun sa pagsayaw, same na rin with Aki, para after Sheena si Aki, ganyan. Sino si Sheena? Ikwento mo sa amin at sa listeners kung saan ka nang galing, paano ka nagsimula, at paano talagang nabigyan ka talaga nung yung pinaka-spotlight mo na ito na yon. Same with Aki. Si Sheena po ay isang munting kontesera sa Cebu. Opo, since nung 4 years old po ako, nag-enter na po ako ng contest sa singing. Tapos after noon, nag-audition ako sa mga caravans ng ABS-CBN, mga audition caravans sa ABS. Oh my God! Nakikita ko yung pictures ko. Huwag kayo makalala. Lahat na sasabihin nyo dito, handa kami sa pictures. Pero, anong mga reality shows, mga competitions na nasalihan ko dito sa ABS, first ko was Dance Kids. Oh. Which, galing ako singing. So, paano ako napunta sa dancing? I dance, pero not professionally. Hanggang top 16 lang po ako doon. After noon, nag 1 year break po ako. Nagtawag ng Tanghalan Kids po ako ng 2017. Oo. Opo. After noon, yun yung reason kung bakit nabuksan yung mga doors for Your Face Sounds Familiar Kids Season 2. Ito na yung kina-Aura. Ito po yung batch namin ni na TNT Boys. Kami yun. Sina Aura yung una. Sila yung Aura yung tapos una. Yung sa inyo, yung with the TNT Boys na. With AC ba to? Tama. With, no. Sila yung, ano po, first batch. Kami yung second. Okay. Antaray. Pero, gusto ko malaman, ba't ka sumali ng Dance Kids? Eh, singer ka? Actually, yung in-auditionan ko po talaga dun sa ABS-CBN Audition Caravan was The Voice Kids. At that time, The Voice Kids Season 3 ata. Eh, sabi ni ng nanay ko na sobrang encouraging na try mo mag-dance kids. Marunong ka namang sumayaw, di ba? Ganun kasi yung mga nanay, no? Yung parang, hindi, syempre sila yung unang believe na believe sa kanilang mga anak. Sila yung unang nakakita ng potential. So sabi ko, wag na. Kasi focus lang ako sa singing. Wala nga akong hinandang kanta for dance eh. Mm-mm. So ang nangyari, kaya nakapasok ako sa dance kids, yung coach ko naman yung nag-alok sa akin na, videohan nga kita. Tapos isend ko dun sa audition website ng ABS-CBN for Dance Kids. So, nangyari, hindi ko naman in-expect na makapasok po ako dun kasi hindi ako professional. Mga ilang weeks, parang kaka-start ng audition, yung first batch of auditionees. At that time, sabi ko, paano to? Hindi ko alam yung steps, anong gagawin ko? Professional lahat yung mga kasama ko. After po noon, nakapasok po ako ng parang kumbaga blind auditions, parang ganong blind auditions. Doon pa lang ako nag-start na mag-training sa dance. Ay taray, parang ano ka, inilagay, parang kang ano, goldfish na nilipat sa aquarium. Di ba ganon? Nilipat sa aquarium na parang di mo alam, ala, ito ba yung bahay ko? Di ba ganon? Pero natatandaan ko sa dance kids, tama ba, Dance Kids, yun nanalo dyan, yung duo. Tapos si AC! Di ba? Sila. Lucky aces. Ang bongga. So, dun ka pala, magkakasabay na pala kayo dati pala. Opo. Taray.
talagang pagka ano, no, pangarap mo to, talagang bata ka pa lang, audition ka na talaga. Oh, oh. Ganun yun eh, kasi yung iba, ano eh, nasi-feeling, makikita sa mall, discover. O hindi lahat ganun, okay, effort ka talaga. Effort ka talaga. Lahat ng mapagdaanan mo, dapat mapagdaanan mo, yung mga song list yun. Lahat. Mapagdaanan. Yes. Ang ganda ng story mo pala. Yes, oo. Tapos, nagbumuluso ka na, no? Oo. Slowly. Slowly po. Yes. Dahil po sa Your Face, I got to have the chance to perform in Showtime and naging regular na sa ASAP natin to. Yan. Ayun. Okay, mami, tatanungin pa kita more of that. O, si Aki naman. Siyempre, alam namin, ako ang idea ko lang talaga sa'yo, Aki, di ba, nag-training ka for, hindi mo pa alam dati na BGYO yun. Ang tawag sa kanila nun, Star Hunt Boys. Boys. Oo. Kasi pinapanood ko din kasi yung mga yung vlog, yung Star Hunt Academy. Pinapanood ko yun, 'di ba? Hindi pa nga kasama nun si ano eh, si Mickey, parang late na siya pinasok, 'di ba? Okay, go. So, yun, gulat lang ako kay Gina. Grabe yung talent. Four pa lang siya. No, four pa lang siya, nag-audition na siya. Tapos yung first time yung nag-aral lang sa'yo, tapos naka-top 16. Oh, diba? Tapos kayo kinulong sa bahay. Kinulong para kayo. Legit naman talaga sa inyo. Oh, ikaw, Aki, paano yung journey mo talaga? Ako po, actually, nag-start ako as an artist. Ano talaga? Commercial actor. So, parang 9 years old naman yata ako nung nag-start ako. So, 9 years old. Bagets din. Grabe. Commercial sa mga fast food, gatas, kung anong merong VTR dyan, pupuntahan namin yung mami. Ganon. Hanggang sa nag-audition ako for indie film, Cinemalaya, 2014, Sundalong Kanin po. So, yung time na yon nung nag-audition ako nun, 14 po ako nun, yun yung time na parang nag-open din sa akin ng pinto sa ABS naman po. Kasi may nakapanood sa'yo. Kasi may nakapanood. Ay, taray! Bongga talaga ang Cinemalaya. Nakakatawa po doon kasi dati nag-extra-extra ako yung lakad-lakad sa likod or ano yun ang bida, parang madadaanan lang sa ganun. Tapos hanggang sa nag-audition ako sa Cinemalaya, Sundalong Kanin, 2014, na-open yung pinto sa akin. Nagkaroon po ako ng isang series dito sa ABS before, yung All of Me with Kuya J.L. Alam ko yan! Ako nag-host ng premiere niyan! Oo! Andun ako. Andun talaga? Iba pa yung tsura ko. Bagets ka pa nun? Bagets pa ako nun. Ako nag-host, di ba yung premiere? Tinitignan kita nun, Mama Jay. Talaga? Hello, kinikilom. Tanda-tanda ko nun! Love na love ka namin, Mama Jay. Oo naman, thank you so much na. Kasi titignan kita, medyo natakot po ako sa'yo nun. Kasi parang, mukha ko maldita talaga, no? Tsaka ano, kahit nakangiti kayo, parang pag nagalit to, baka manapak na lang baga. Hindi naman ganun. In fairness, ang tarin, naaalala ko kasi kaya kinikilabutan ako. Oo, sa Mega Mall yan nag-premiere. Tsaka yan yung una na teleserye yung binigyan ng premiere. Kasi normally, di ba, nag-premiere nights talaga, movies. Tapos parang I remember, isa yan sa talagang, hindi, kasi parang comeback ni JM yun. Di ba, after nung naging parang challenges sa kanyang career and everything, di ba, binalik siya doon. Pero alam ko, the middle, di ba, medyo parang, syempre hindi pa siya fully ano nung time na yun, di ba? Pero nakakatawa naman po kay JM kasi, kahit nasa set kami, so, nagkukwentuhan kami, binibigyan niya ako ng tips sa acting, sa buhay, sa gitara, pati gitara. Kasi nakita ko siya gigitara. Pero sobrang bait kasi yan si JM. Sobrang bait po. So yun din yun, oo nga. So yun yun, talagang extra-extra, nakikita na yung face mo. O minsan, di ba pag extra, madalas, likod lang. Eto. Di ba? Di ba? Sabi ko sa'yo, ganyan din ako nag-start. Ganyan na, ito lang. Anong feeling that time, Aki, na parang, syempre, di ba pagka, aminin naman natin, huwag na nating i-filter. Di ba pag nagtatalent ka, iba talaga yung treatment. Di ba? Yes. Sa artista na may name, sa pag-talent, iba talaga na minsan, bahala kayo kung saan yung standby area nyo, basta ito yung food, ito yung ganyan. Diba, anong feeling nung pag nakikita mo yung sarili mo kahit likod lang, ganun? Masaya, actually. Kasi, in fairness naman po, pupunta kami dun sa kahit malayong lugar for shoot nga po. Tapos, yun lang yung makikita. Pero kahit sabihin mo yun lang yung makikita, parang saya sa feeling na, uy, dyan ako, kasama ako dyan sa ano, pagmamayabang mo sa mga kaibigan. Ako yun! Kita mo yun, kalahati yung mga kaibigan. Diba, gano'n? Nag-extra ka rin ba dati? Hindi po eh, hindi. Nag-lyric and beat po ako. Iba na yun. Parang may role ka na talaga. Tapos, ano, Aki, next. Tapos, ayun po, nung nakapasok ko ng All of Me, doon na rin nagsimula. Pero, at that time, after po ng All of Me, medyo naglilo din ako. Hanggang sa
audition na commercial, puro nag-focus ako sa commercial. Bumalik ka ulit sa commercials. Sa commercial. Okay. After nun, nung time po na yun, kasi dati mag-aaral na ako, so sabi ko sa nanay ko na, gami pag ano, pag pasukan na, mag-stop muna ako, focus ako sa pag-aaral. Mm-mm. Pero syempre, iba naman yung mga nanay. Parang try mo lang muna na ulit na isa pa. Kasi nung time po na yun, awkward stage. So yeah. Parang medyo na ano ako. Parang hindi na para sa akin. Napanghinaan ako ng loob. Kasi parang hindi na para sa akin tong industriya na to. So, hanggang sa lumapit po sa akin yung kakalala ko sa All of Me na, ayun nga. Ay, meron kaming audition. So, sabi ko, ano to, PBB? Eh, gusto ko mag-PBB nun. So, kasi try natin. Kaso, ang kailangan na video, sumasayaw tsaka kumakanta. Eh, marunong po ako kumanta. Pero marunong lang. Hindi ako marunong sumayaw talaga. As in, parehas kaliwang paayo pa ako. Ganon? Ganon po. Ganong level. Wait. Ganyan lang. Pero ngayon, di ba? Parang hindi, ah. I promise, ganyan lang sa'yo mo dati. Ganyan lang. Oo. So, kumunta ako ng dahil sa'yo, audition video, ganyan lang sa'yo. Ganyan lagi pang audition. Kasi ganyan yung pinakamadali na may, dahil sa'yo. May melody na kagad, eh. Kasi yun, nakuha. Kasi yun, ay, PBB nga to. Kasi hindi mo na ako marunong sa'yo, may nakuha ko, ganyan. Pagdating namin sa audition, pinaaral kami ng kanta at saka ng sayaw. Sabi parang hindi ko yata kaya. Sige, susundan ko na lang. Kahit mukha akong ewan dun, sumasayaw ko mga kanta. So, nagkaroon ng callback, nagkaroon ng bootcamp, nagkaroon ng everything. So, biruin mo yun. Hindi ako marunong sumayaw, pero nakapasok ako. Totoo. As, pero ngayon, diba? Ngayon. Diba, pero ngayon, tingnan mo naman, diba? Alam mo, naalala ko dati, sobrang proud na proud ako sa group nila, sa BGYO. Kasi nung nakapag-perform na sila sa international stage. Because I remember, parang binibigyan ko sila nung lakas ng loob na nako, kung hindi lang pandemic, di ba? Yung nag-i-interview ako sa kanila. Kung hindi lang nag-pandemic, I'm sure siguro kasama rin kayo sa mga TFC shows and everything. And then yun na nga, nangyari nung medyo nagkaroon na ng pagluwag dun sa mga restrictions, di ba? Nakapag-Dubai, US, di ba? Correct, marami silang napuntahan. Pero questions, ang ganda nung naging journey nyo. Kaya ako siya sinimulan sa ganun. Kasi gusto ko yung mga listeners, ma-inspire sila na, di ba, hindi lahat ng kagaya ng mga narinig nating kwento na nakita sa mall. Kasi talagang maganda, gwapo. Tapos agad-agad, artista, di ba, yung ganun. May struggles talaga, yes, di ba, na pagdadaanan. So kayo, dun sa mga naging ano nyo, ano yung makukonsider nyo na struggle before nyo naabot kung nasaan kayo ngayon? Ah, sa akin po, was fitting in with sa mga makakasama mo. Kasi yung ilan, may kakilala. Totoo yan, oo. May backer. May backer. Di ba, totoo yan, di ba? Aminin naman natin, nababasa naman natin talaga. Uy, pero alam mo, hindi kasi backer is yung term lang. Pero kasi siya pagkakaroon talaga, may mga agents. Everything. Yes. And I started, like, nothing talaga. Wala akong kayo alam. Kayo lang ng mama mo. Kami lang ang nanay ko. Taray. So it was really a struggle for both of us. Lalo na nung dance kids. Kasi knowing, I don't have a choreographer. Yung iba may coaches. Ako lang yung wala. So, parang sa last, kasi hanggang top 16 lang ako. So, nung top 16, dun lang kami nakahanap ng coach. Hala? Like, legit na coach. Parang patapos na yung competition. Patapos na. Top 16 na yun. Kasi, sabi ko, hindi pwede na hindi ako magle-level up. Pero sabi ko, hindi na kaya. So, parang i-let go po na lang to. Bala na hindi ako makapasok sa next round. Eh, yung focus ko talaga at that time po was singing. Kanta po talaga. So, nung may tawag ng tanghalan, kids. Sabi ko, ay, dito ako. Confident ako dito. Papasok ako dito. So, nung nag-audition na po ako, syempre, may mga staff na akong kakilala. Kasi nakapag-dance kids na ako. Yes. So, doon na po nagsimula na parang medyo nakaya-kaya naman po. And medyo yung naging struggle ko naman po within until now, syempre, yung mga sabi-sabi ng iba. Ay, affected ka pa rin. At before, I can say affected pa rin po ako. Kasi, kung tao ka, masasaktan ka naman talaga eh. Totoo yan. Pero, nasa'yo lang din yun. Kung, if you're an optimistic person, syempre, you put it in a positive note. And I do that now. Alam mo, kaya yung pagkakatanong ko na, ha, affected ka pa din? Hindi kasi parang feeling ko, ito lang yun eh. Sa atin inside the business, di ba yung tayo nagkakakita-kita? Yes. Siyempre, nasa isang tahanan tayo, di ba? Nasa isang management tayo. Mm-mm. Alam mo, sa totoo lang, ang sarap kaya na lahat friends mo talaga. Pero kasi syempre, we have different
na opinions. World na kumbaga parang meron tayong iba't ibang trabahong ginagawa mm-hmm. natin. At madalas marami tayong narinig sa paligid natin without confirming talaga, 'di ba? So minsan na-awkward tayo sa kapwa natin artista, feeling natin mm-hmm. may ganto, may ganyan. Mm-hmm. Pero pag magkakasama naman kasi, diba, wala tayong ganun talaga. Oo. Talaga. So sabi ko in a positive note, parang nagpapasalamat na lang din po ako sa kanila kasi they humble me. Kasi in this imperfect world, kung yung perfection naman yung yung goal mo talaga, wala namang ganun full talaga. Of frustration ka, stressed ka, hindi ka masaya sa ginagawa mo. And yes. yung focus ko na lang, love ko yung ginagawa ko. I'm gonna do this to for my family, for my support, and to me, and to him, to the Lord. Ang ganda. Tare. Pero nagbabasa ka talaga din? O mas dinidedma mo na? Actually, before kasi, hindi ako nagbabasa. May nakita lang ako. Tumatak sa'yo? At tumatak sa akin na parang, grabe, napaiyak talaga ako. Oh. Nagsumbong ako kay mama. Kaya sobrang happy ko na may support system ako na sobrang mapagmahal. Kaya nawawala yung ganung feeling din. Pero ang sarap nun na yung nagsumbong ka sa mama mo. Kasi totoo, diba? Family talaga. End of the day, kahit napakarami nating nakakasama every day, pero ang ending niyan, sila pa rin talaga yung alam natin na makakapagpawi lang nung luha natin, yung lungkot natin. Yung simpleng chika lang na hindi naman seryoso na pang talaga rin. Hindi yung ganon. Pero diba yung ganon? Pero pagka binigyan ka niya ng kunyari, kumakain na kayo. Pero parang alam mo yung ang gaan-gaan sa pakiramdam. Gaan po, sobra. Tori, thanks for sharing that, anak. It's my first time hearing that story na naapektuhan ka pala sa mga sinabi sa'yo noon or sa sinabi sa'yo kasi isa yung sabi mo, in fairness. Yes, and thank you for sharing that. Aki, ikaw, struggle. Struggle. Oo. Pag-gising kanina sa umaga. Agad-agad. Pili ko naman, ako lang hindi ko na siya iniisip na struggle kasi naisip ko, kasalanan ko din naman. Alam ko may trabaho ako the next day. Tapos bakit ako talaga namang nagpa-umaga? Oo. Kaya hindi ko na siya, alam mo, kasi para ako lang may sasaktan. Kasi ano mo din eh. Oo. Pero ikaw, bukod dun sa pagising kanina. Biggest struggle siguro sa akin yung time na, Asakira, yung time na nagkaroon ko ng hindi ba po, nung time na parang feeling ko na hindi na ako para sa industriya na to. Kasi as in... Sumuko ka? Sumuko ako. As in, parang sabi ko po na, ayoko na. Parang pagod na ako kasi punta kami audition, hindi kami matatanggap. Punta kami audition ulit, tapos call back, tapos wala ulit. So, parang napagod ako. Pero yun nga, buti andiyan si mami na, ayun nga, magulang talaga yung unang... Na nag-push sa akin, tsaka nag-ano sa akin, parang nag-comfort sa akin. Bakit mo na-feel na susuko ka na? Kasi parang naramdaman mo na parang na-e-echepera. Parang ganun. Totoo yan. Oh. Experience hindi ko yan. Hindi mo maitatanggi kahit sabihin mo, hindi ako na-echep, parang hindi mo na ako na-echepera. Kasi diba parang nung ganung edad mo, excited ka na. Dahil yung paniniwala sa'yo ng parents mo, diba todo? Di ba ganun naman, kahit pag nasa bahay ka, diba, anak ko yan, diba yung ganun? Proud na proud sila yung ginagawa. So, pagdating mo dun sa pagpasok mo dun sa bagay na ito na yun, yung dream ko, ganyan. Parang wala silang pakilam sa akin kasi wala akong name. Opo. Diba ganun? Totoo yan. Parang, ba't ganun? Tapos malalaman mong iba talaga yung treatment noon nung wala kang name. So, kaya nagpursige ka. Nagpursige ako. Diba? Pero yung struggle ko po noon kasi, before po, naloko kasi yung family namin. Sa scam? Na scam. Oh, alam ko na bangkit mo yan sa isang interview. Ganun talaga kami. As in, bagsak. Eh, ang nangyari po, ang pinakakinapitan namin, yung pagko-commercial ko. Kumbaga, ikaw yun talaga. Naging breadwinner for a time po ako nung panahon na bata ako. So ayun, nung time po na yun, dun, namulat ako sa trabaho, so parang hanggat sa pagtanda. Siguro yun din yung dahilan kung bakit parang napagod ako. Pahinga muna ako. Parang may time na pag na-feel mo yan na parang, teka lang, hindi ko masyado na-enjoy yung childhood kasi parang nagtrabaho. Meron po, may ano naman, pero ako hindi ako nagre-regret sa ginawa ko. Kasi kumpara naman sa pamilya, diba? Oo, totoo. Bala ka ng childhood mo. Correct. Mawawala pamilya mo. Unahin ko pamilya ko. Totoo. Diba? Then, tsaka mas, at least ngayon, na you're earning money for yourself, diba? I mean, nagagawa nyo rin ba yun? Yung, marami ako nakita sa social media na ganyan, yung parang may 8 years old self is happy. Yung kanya, nakabili ka na nung dating wala ka. Nakabili naman ako dati, pero ang tagal. Pero alam mo yung like ngayon yung pag gusto mo. Kunyari, simple example. Simple example?
simpleng ano, halimbawa, at tinagalog. Hindi, simpleng halimbawa. Ano yung kunyari kunyari PS4 pa nga lang. PSP nga lang. Oh, PSP lang, 'di ba? Parang dati nakikigamit lang ako sa pinsan ko, tapos nung ngayon carry ko na, parang hindi ko naman na siya nagagamit, pero ang sarap lang makita na meron ako. Yung iba, yung Barbie, yung hindi sila nakakuha ng Barbie nung bata pa sila, nakabili na sila ngayon. Oo, ikaw may ganun ka. Ano yung ganun mo, yung Sa akin naman po. Na dating gustong-gusto mo, wala ka, tapos ngayon kumikita ka, binili mo talaga kasi. Ay, yung binili ko. Actually, kasi yung bahay eh. Ay, bongga. Nintente ko na eh. Parang iba naman yung parang kabuga naman pala ng panda. At PS4 lang ako ha. Charing. Padalo naman kami. Grabe. Kasi yung sa amin lang. Saan yan, Charing? Kasi yung sa amin lang kasi sa city, it's not ours. The house is not ours. So, nakitira lang kami. Ay, sa lola ko. Sa lola ko. Sa Cebu yan? Sa Cebu. Tapos, yun na yung naging pangarap ko na gusto kong magkabahay. Pero sabi ko, paano kaya? Ay, sorry. Okay lang yan. Ay, pingin naman kami tubig. Patubig naman kami dito, mga medyo friends. Medyo malat-malat ah. Ito muna sa'yo, hindi ko pa naiinuman yan. Oh, wait lang. Friendship, papapaver naman kami ng water dito. Oh, ayan. Correct. At dalawa pa, yes. Thank you, ayan. Parang malatong-latong yun. Correct, parang nalasahan ko nga. Nalasahan? Oh, eh, charing. Todo na, charing. Joke lang. Hindi, okay lang yan. Kasi syempre, di ba? Normal naman tayo mga ano, di ba? Ayan. So, tapos, bahay. Yun na yung pangarap ko actually nung bata pa. Gusto ko magkabahay. Bongga mo naman. In-achieve mo agad yung bahay in a span of ilang years mo sa showbiz yan? Ano? Nung nag-audition na po ako, sabi ko, kung magamit ko yung talento ko sa pagtulong sa pamilya ko, why not? Diba? So, parang first ko, bahay muna. Sabi ko, ngayon, nauunti-unti na yung bahay namin sa Cebu pa naman, sa province namin. Kasi okay, yun yung may lupa ka talaga na sa amin. So parang ang saya-saya ko lang kasi na congrats. Konti na lang matatapos na. Wow! Congratulations! Sa'yo, Aki. Naku, kapapakabog sa bahay. Lugi ako sa bahay. Lugi ang sinasabi ko lang, mga Barbie. Ako sapatos na lang nasa isip ko kanina. Okay lang yan. Yun yung in-achieve niya. Yung in-achieve ko eh. Oh, kare. Gusto ko rin ng bahay. Ako din. Parang yung kapit-bahay na yung bahay ng kapit-bahay na bibiling ko yun. Charing. Okay, go, Aki. Ako, ano po, siguro sapatos. Kasi kami ng kuya ko dati, magkapaa kasi kami ng kuya ko. Eh, nung time na medyo down kami. Ginagawa ako sa TF ko. Kasi nagbibigay ako kala mami. Pero meron din akong Yung tinatabi ko, pinabibili ko ng sapatos. Saghati kami ni kuya. Saghati kami ni kuya ng sapatos. Siguro yung pinaka-achievement na yung nareregaluan ko rin yung kuya ko ng sapatos na. Ngayon. Hindi kami naghahati. Ay, ang sarap. Yun po yung nakakatawa na parang, dati hati lang kami, hiraman kami ng sapatos, minsan nag-aaway pa kami kapag Ngayon, kasi kapag aminin mo naman, pag sarili mo, di ba, parang, kasi hiram naman ang hiram eh. Oo. Diba ganon, totoo. Tapos pinapangako ko pagdating ng panahon, hindi na ako manghihiram sa hiram. Diba ganon? Oh. Nakakatawa naman kasi kami ni kuya kapag ganyang may ano po, naghihiraman kami. Hiramin ko yung gamit niya. Okay lang sa kanya. Hiramin niya yung gamit ko. Okay lang sa akin. So, parang ano kami. Kumbaga nung time na as one. Opo, naging mas close kami. Kasi dati, lagi kami nagsusuntukan yan. Antara. Yun ang naging ano, nakapagpalapit ng inyong loob sa isa't isa. Opo. Taray, tsaka aminin natin, no, lahat ng mga kinikwento nyo, parang part yan kung papaano tayo, bakit tayo excited tumungtong sa stage. Diba? Na parang yun nga, dati ganito ganyan, pero ngayon na ginagawa ko na to. Gusto ko to para maging maganda yung ano, yung future ng buong family ko at ng mga mahal ko sa buhay. Despite of all the challenges na mga pinagdaanan nyo, like the auditions, napunta sa Dance Kids, na munti ka ng sumuko, na feel mo na hindi ka para sa industriyang ito. Ano yung nakapagpanatili na hindi, itutuloy ko talaga to, kaya ngayon, meron na kayo ng kung anong meron kayo? Ako, I'm just grateful. Hindi ka lang pwede na maging grateful ka sa mga big stuff. You should also be like, for the little stuff in your life, lahat, the little things in your life, be grateful. Kasi kapag hindi mo yun papansinin, parang paano mo madidepict yung
big dreams mo, paano mo ma-connect mm-hmm. kung hindi mo tingnan muna sa mga maliliit na bagay, yung mga tao na kasama mo or yung mga experiences mo, yun na yun eh, pagiging mm-hmm. grateful sa supporters mo, pagiging grateful sa parents mo. Grabe yung pagpapasalamat ko talaga sa parents ko kasi grabe yung sakripisyo, lalo-lalo na po yung nanay ko. Tumigil yung nanay ko sa pag... May karinderya po kasi kami before. Ay, huwag ka na magkwento. Huwag ka na. Nagugutom na. Sorry. Kami nga din po eh. Karinderya. Tapos, may karinderya po si nanay before. Oh. Eh, nangyari, dahil nung time na yun, parati na po ako dito sa Maynila, tinigil niya. Eh, it was a big... Na-guilty ako kasi parang na-feel ko ako yung reason kung bakit. Kasi pangarap niya maging... Pangarap niya na may business siya. Kasi yun yung pangkabuhayan niya for our family. Mm-mm. And then, pumasok yung thought na parang ako nga yung reason, ako yung nagpabigat, ganun. Kaya nawala? Dahil nawala. Pero sinabi, inassure naman ako ng nanay ko na nandito ako para sa'yo. Siyempre, yung pangarap ko, pwede naman natin yan gawin for later on eh. Mamaya, hindi lang karinderya, di ba? Restaurant na. Correct. Kaya nag-promise ako sa kanya, Nay, babawi ako sa iyo. Tatayo tayo ng restaurant sa Cebu. Yes. Oh. Anong bestseller sa karinderya niya? Ano? Adobo? Sarap. Ano? Bulalo? Sarap. Crispy pata! Oh my gosh. Libre ba kami? Pagka nag-opening kayo ha. Pwede kami ha. Pag nag-opening kayo. Ikaw taga-cut ng ribbon. Basta okay na kami. Basta pagka tumawag kami ha. Oh, pwede kami. Basta meron kaming table doon. Tapos mag-serve ng masala pagka. Correct. Laban namin. Uy, bongga yun. Hindi ka tumigil kasi meron ka palang gustong ibalik for your mom sa naging sacrifices niya. Taray. Ngayon ko lang naririnig. Nakwento mo na ba yan before? Sa Magandang Buhay. Pero syempre, matagal-tagal na din yun. So, meaning back ko din. It's reminiscing the beautiful memories. Ikaw? Despite of all the challenges, yung muntikang ko sumuko. Pero nasabi mo pa talaga na, ay, hindi ako susuko. Kaya ngayon, nandito ka na sa kinalalagyan mo. Ako, family din po. Sila din talaga. Kasi nung time na yun, doon pala kami nagsisimula umangat. Kasi ko parang, pangarap ko rin naman talaga to. Eh, bakit ko itatanggi? Tapos, ayun nga, sila, yung support system ng family din talaga na nag-push sa akin, nakasupport sa akin. Oo. Kahit may time na nag-fail yung audition, hindi ako nakakapasok, laging, okay lang yan, marami pa namang audition, ganyan. May time ka rin. Hindi pinanghinaan ng loob. Hindi pinanghinaan. Hanggang sa, ayun nga, nakapasok ako ng BGYO. Nagkaroon ako ng bagong family. Which is sila Derek, sila Jello, JL, Mickey, Nate. Jello, hello. Naalala ko kasi nung narinig ko yung pangalan. Jello, hello if you're watching. No? Ako, panood mo to. Nabanggit ka lang ni Aki. Ha? Nirelate. Sa Twitter na mamaya. Gusto ko dahil naalala ko yung nag-media launch. Yung sa jacket ni Dare. Nakakaloka. Okay. Ayun. Nagkaroon ako ng bagong support system. Kasi yung nangyari sa amin, yung kwento naman namin nung trainees kami, na nakakulong nga kami sa bahay ni Kuya for 9 months. So, pare-pares kami nang nararamdaman. May part sa amin na parang, bayan, may lunch pa ba tayo? Nawala ABS. Diba, nagpandemic. Tapos nawala ABS. Nung pinapanood ko yun, alam mo ba, naiyak ako. Kasi parang sabi ko, syempre nakita ko yung pagod nila. Oh, tapos parang, ano sila, iniswab. Mm-hmm. Diba yung naka-PPE sila. Tapos parang eksena, parang in-announce na, may pandemic, but we assure you, your family, ganito, ganyan, ganyan. Di ba may ganon? As in, yun po yung isa sa pinakamalalang moment namin as BGYO na, malulunch pa ba tayo? Training tayo ng training, pero hindi tayo sure kung anong mangyayari sa atin. Oo. Parang dapat pa ba natin ginagawa to? Pero ang maganda kasi, yung support system na magsabi yung isa na, hindi, kaya natin to, malulunch tayo. Nagpapasa-pasa energy. O, meron silang parang activity eh. Alam mo sa mga studio na parang lahat ng mga hinanakit nila kailangan ay, nang ma-share. Di ba, open forum. Open forum. Meron pang time na
pasok kayo sa banyo, sumigaw kayo, sigaw nyo lahat ng diba? Ano, ng hinanakit nyo. Kaya paglabas, sila naging super close eh, lahat sila talaga. Kasi yung time na yun, ano sila, parang yung isa't isa yung kinapitan nila. Totoo. Naku, ito susunod ang ganda ng tanong ko sa kanila. Siyempre, nare-recognize na kayo. Kilala na si Sheena Bellarmino, may mga fans, napapanood sa ASAP at sa iba't iba pang programa ng ABS-CBN. Ganon din si Aki, di ba? Pwede na kayo makonsider din na talagang parang mga mainstay din sa ASAP, di ba? Kasi halos madalas kayo nagpe-perform, mga concert, big stages. Anong feeling na hilera na kayo with the icons? Di ba nakakasabay nyo silang mag-perform and everything? Nako, sa pagbabalik po natin sa Bongga Ka Jai sa oras na 1 p.m. Pagkatapos po lang ito, syempre ng ilang paalala at meron po tayong pa-news break muna, okay? So, we'll see you in a bit. Antara ka na maalis. Oras! Mga kabongges, 106 on the clock. Oras na para sa mga chika. Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jaiho. Siyempre kasama pa rin natin sina Sheena at si Aki. Ayan. Na ang saya-saya, alam mo ba, halos lahat na nag-guest dito, yung mga first time talaga, na-amaze sila, no? Kasi parang ang daming nangyayari. Oo, diba? Pindot-pindot. Ang daming pindot-pindot, correct. Oo, totoo. Kayo ba, hindi nyo pinangarap maging mga anchor, mga ganyan? Ikaw kakatapos mo lang mag-ano? Lumig-lumig nga po doon eh, kinabahan ako, pero successfully. Totoo. Taray, a star patroller. Apa, that time. Totoo, mm-hmm. Diba? Ikaw? Ako parang natripan ko dati. Before? Kasi ang ganda ng boses nila. Parang sa'yo bagay din. Maganda rin yung... high pitch kasi boses. Kaya ano? Pero hindi naman. Hindi naman. Kaya-kaya, practice lang. Oo. Kaya tatry ko po yan. Ah, sige. Mamaya ikaw mag-news break. Ay, no! Wait lang. Nag-news break. Finisher! Joke lang. Binigla. Nasuk. Oo. Parang uwi na ako. Wait lang. CR lang. Hindi lumabas. Oo. Ito, tanong ko kanina, di ba yun nga, anong pakiramdam na yon? Kanina, yung mga before yung pinag-usapan natin, pero now, nasa now naman na tayo, sa present, di ba? Na nakasabayan nyo na mag-perform ang mga icons natin sa ASAP. Nakapag-perform na kayo sa iba't ibang mga malalaking stages. Oo. Sa akin po, kasi parati ko pong kasama sila, Ate Kayla, Ate Queen of R&B, Ate Jonah. Sabi ko, grabe yung pressure. Uh-oh. And nakaka-overwhelm siya at that time kasi, syempre gusto mong galingan kasi gusto mo din ma-impress sila sa ginawa mo. Pero sabi ko, ay wag naman kasi baka magsasapawan, ganun naman. So sabi ko, gagawin ko lang yung best ko. Tapos, maganda sa pakiramdam din po na parang sinasabi, ang galing mo, B! Kapag sinasabihan ka na, ang galing mo, keep it up, yung mga galing sa kanila, kinakaila. Sobrang ganda po. Kaya sabi ko, gawin ko always yung best ko. Totoo. Di ba meron ko yung segment dati sa ASAP? Yung, tama ba ako? Asa, yung, ano kayo, yung parang back to back. New Gen Birit Divas. Oh, na Ella, yeah. Tama ba? Ella. Janine. Oo, Stephanie. May Stephanie pa. Yes, Antara. Eh, di ba dati ang mga nagaganyan, sino Rachel Anbo, Sarah G, Yang, oh, YRS. YRS sila noon, YRS. Tapos nagawa niyo na yun, di ba? Yes po. So parang grabe din po yung pressure at that time kasi parang spot lang namin nun eh. Solo-solo pa kami ata nun. Wala pa kaming mga kasama na OPM stars. So kapag nagkamali, may kita-kita. Ano, may YouTube, di ba? Oo, plakadong-plakado, kitang-kita. Kaya kahit na, kaya thankful din ako sa mga kasama ko kasi support talaga kami. Kahit magkamali, tuloy lang, cheer! Woo! Go! Kasi... wala eh, nandyan ka. Light. Pero importante, nandyan naman yung mga kasama mo. Okay. Na-enjoy mo yung ginagawa mo at love mo yung ginagawa mo. So yun po. Taray, bongga yun. Ikaw, Aki. Ako po syempre happy na, ayun nga, hindi ko in-expect din na makakasama namin. Ito especially na sila Tito Gary, yes. Sila Sir Martin. And nakakatuwa rin na after namin mag-perform, nung first time kami napanood din na Tito Gary. Kasi nung first performance po namin sa ASAP, wala sila Tito Gary. Pero nakakatuwa po na kahit sabihin mong taping yun kasi pandemic, kasagsagan ng pandemic, nakikita namin ibang artist sila, yung mga bosses na nandun, pumapalakpak. So parang grabe, yun pala yung bunga nung pinaghihirapan namin. Hanggit sa nag-perform po kami, nakita kami na Tito Gary na talagang lumapit pa sa amin. Hindi pa po namin kilala si Tito Gary nun.
lumapit sa amin na nagsabi parang, "You guys are ano, great. You should keep it up," ganyan ganyan. Parang be humble, always be humble, ganyan ganyan. So parang para sa amin, parang salita ng Diyos yung tumawak sa amin. Siyempre, Mr. Pure Energy. Pure energy na. Eh di ba parang ganun kayo, sing and dance? Eh di ba si Gary V ganun? Malala si Sir Gary, as in sobra po. Napanood namin yung concert niya kahit sabi mong pa 16 na ba si Tito Gary or 16 na si Tito Gary? Sa, ito ba yung sa Music Museum? Music Museum? Oo. Grabe siya. As parang kailan so lang yun? Parang two months ago? Basta this year po this siya. This year siya nangyari. Grabe po yung ano. So parang para sa amin na masabihan ng icon na gano'n, na mabigyan ng payo, mabigyan ng tips, parang para sa amin, parang grabe. Isa sa puso namin to. Kailangan namin gawin yung best namin para hindi ma ano, hindi ma down si Tito Gary. Kailangan namin ma ano yan. Tapos nakasama namin ibang artists pa na bigatin talaga sila, Miss Regine, Sir Ogie, okay. Sir Martin, na parang kilala na sa industriya talaga. Icons talaga. The legends. Kaya para sa amin parang ang sarap sa feeling na katabi namin sila habang nagpa-perform. Kaduwit namin. Kaduwit namin. Biglang papasok na kakanta at sasayaw din. So, diba? Oh my God. Patience is really a virtue. Yeah. True. Diba? Sabi mo nga kanina, ilo-launch pa ba tayo? O, see? Diba? Kung nung time na yun, parang andun ka na sana, sumuko ka pa. Sayang. Papanoorin mo na lang sila. Diba? Kakainin ka ng panghihinayang. Oo, parang sabi ni, kaya dapat talaga kahit anong pagod natin, basta meron tayo yung tiwala sa mga taong nasa paligid and natin. And passion. Diba? And yung passion mo na, yung drive. Gusto ko to, diba? The rest will follow. Diba? Yung kita, and everything. True. Actually, diba? Kayo ba na-experience nyo na dati? Naku-curious niya ka. Ano kaya feeling ng kilala? Ano kaya feeling nung may nagpapapicture sa'yo? Ganon. Actually, sa akin, sabi ko, gusto ko lang sumali. Ganon yun sa'yo. That was my thought. Wala ako yung thought na makilala ako. Kasi yung ginagawa ko to, kasi gusto ko yung ginagawa ko. Ayun yun sa'yo. O, ikaw. Ako, nakakatawa. Kasi ano, hindi ako mahilig sa tao. Mas lamang yung pag-introvert ko. Talaga? Pero nandito ako sa industriya. Maraming ganyan sa atin. Ang buhay. Na iba yung pag pinapanood tayo, yung pag nasarap na tayo ng camera, ang galing natin iba lahat. Iba yung pag-switch. Yeah, iba ka yes. Dun. Yes. Eh. Pero pag sa totoong buhay, parang tahimik alam mo mahihayin ka, natatakot ka sa tao kasi parang di mo alam kung magugustuhan ba niya ako, ganun-ganun. Friendly ako, pero yung totoong friends, wala ko masyadong friends talaga. Kasi hindi ko naman kailangan ng sobrang daming friends. Talaga? Pili lang. Mga kausapin kita, ay, tawanan tayo. Pero yung sabi mong sasabihan ko ng problems mo and everything. So, very picky. Pihikan. Yes. Hindi, tama naman talaga. Kasi syempre, diba, iba yung, kasi kung magiging comfort zone mo sila, diba, sila yung nandiyan for you. Yung trust din, kasama to. Oh, the first time you perform sa international stage, yeah. Ang unang-una mo, Dubai. Dubai. Oh, kamusta yun? Nasaya sobra. Kasi ano, yun nga, dinala nila kami sa Dubai na parang 1MX. 1MX. Hindi namin ma-imagine. Dati parang pinagkukwentuhan lang namin. Paano kaya ano, sa susunod, magpa-perform tayo sa gantong bansa, sa ganyang bansa. Tapos biglang binrake yung news sa amin na, ay, magdu-Dubai tayo this year. Ha? Talantalunan kami. As in, hindi ako nakatulog. Kakaisip, anong susuotin ko, paano yung gagawin namin, ano yung performance na ipapakita namin, ganyan. So parang para sa akin, isa yun sa dream na natupad as a BGYO. Totoo, so, di ba? Ikaw, first international stage mo? Wala pa po. Talaga? Yes po. Di ka pa nasasama, di ka pa nasasama ng ASAP? Wala pa po. Ay, naku, malapit ka na. ASAP. Oo, diba? Try ko natin yan. Oo, totoo nangyayari. Kami dati, nung kinikwento ko sa kanila yun, ganun din na parang, di ba? Ay, soon magkakaroon kayo. And then the next makikita na namin, di ba? So, pag-pray pa natin yun. May tiwala naman po ako sa tama, di ba? Tsaka ginagalingan mo naman all the time. True. So, talagang ibibigay sa yun. Balik ako kay Aki. Aki kayo, ito, nakilala kayo as a group. Tama. Buti ngayon, ito na. Pumayag yung iba mong kagrupo na mapasama ka sa project na to, which is The Tabing Ilog, the musical. Paano yun? Nagsabi ka sa kanila? O sila rin ba? Nag-audition sila? Kasi alam ko, ikaw tsaka si JL. Apo, nag-audition po kami. Oo. Actually, nakakatuwa. Kasi kapag may gantong solo project naman po, yung suporta naman ng grupo, talagang nakabigay sa'yo. Kasi parang, for us po, ang success ng isa, success ng lahat. So kung meron kang isang project, dala mo yung buong pangalan ng BGYO. So para sa amin po, isa yan, isang step yan sa hagdanan papunta dun sa mas
tinatarget namin na goal, bigger goal. So, ayun po, yung suporta nila na binibigay. Kasi manonood sila sa tabing ilog, hindi gano. So, parang kami ni Jail, parang manonood kayo, huwag kayong papatawa. Basta huwag niyo akong papatawa. Ganyan. Ayun po yung ano na, nangyayari sa lahat amin. Lahat ba kayo nag-audition o kayo lang ni JL? Kami po ni JL. Ah, antaray. Buti, antaray kasi walang tampu-tampuhan, no? Kasi wala. Ang ganda nung success ng isa, success ng lahat. And kung ano man yung achievements na nakukuha ng bawat isa. Parang ano yun eh, maiipon na, oh, si JL, si Jello, si ganito, si ganyan, okay. Si, diba? Si Aki. Parang taray, for the group pa din talaga. For the group po. Ayun ang magandang mindset, diba? Yes. Hindi yung ako lang to. Diba? Tsaka yung gano'n. Ako lang to. Kaya pag gano'n, ano, baka hindi kami umangat. Na. Correct. Na parang, kasi nga, you're treating bawat isa sa grupo as one. As one, ako. As one talaga kami. Bongga. So, yun naman po yung maganda. Kasi kapag may problema, malalapitan ko yung grupo. Yung grupo pag merong mo. Success, malalapitan ko yung grupo. Magsa-celebrate kami. Gano'n. Totoo. Ikaw, Sheena, syempre, sanay ka sa audition. First musical play mo ito. No po. I started theater when I was 8. Ibang level to bat. 8. Alam mo yung mga ibang nagtabing ilog na na-interview ko dito, ang mga sagot sa akin, opo, pero yung sayo ko po, iba po pa nila talaga at theater. Ikaw, 8? Okay, eight. Paano? Ngayon mo nalaman yan? Grabe, sinabi ko diba? To sa inyo. Diba? 8? Yeah, ngayon mo nalaman. Nag-start po ako ng 8 years old. Nagka-teatro ka na, musical? As an ensemble lang, dun sa Cebu. Dun sa Cebu. Eh, nag-stop akong mag-theater kasi pumasok na nga po ako sa tawag na tanghalan. Taray. So, parang ito, tapos nag-audition pa nga ako sa, nag-audition din po ako sa Aheb. Sa Huling Helbimbo. Pero si Benedict nag-Huling Helbimbo, ano siya? Ang tawag doon? Si understudy. Oo. As young, ano pa ito? Kalimutan ko yung character. Correct. Pero, magkasama kami sa audition at that time sa Aheb. Siyempre, may personal reasons din ako kung bakit di po ako tumuloy. Kaya nung nabigyan po ako dito ng opportunity ng tabing ilog, sabi ko, uy, malapit lang din sa amin yung venue. Sabi ko, go na ako. Sa rehearsal. So, sabi, go na ako kasi why not? And na-miss ko din po yung teatro. Kaya nung audition, parang segue pa nga po ako eh. Galing from BRGY, taping, diretso po ako sa auditions after that. And then, yun nga, nakakakaba ulit yung callbacks. Ang ganda lang po sa pakiramdang yung nire-reminis ko ulit yung kaba. Yung alam, baka magkamali ako dun sa loob. Yung mga ganun mga thoughts. Eh, syempre, successful naman. At nakapasok at nandito na po. Okay, oo. Sa iyo, paano ginawa mo ng audition? Kami po... Hindi ko alam kung nangyari sa akin. Kasi kami, ano ba yon? Gusto mo o sinabihan ka? Sinabihan po kami, pero gusto rin namin. Na, kunyari, Aki, may tabing ilog na gusto mo subukan, gano'n? Oo, pa, ganyan. Okay. Hindi kami naman po ni EJ. Taray, kalmang kalma. Chikan-chika sa kwentuhan. Nakasandal na. Oo. Kami po, ayun, nung sinabi sa amin na may auditions, gusto po namin din talaga. Pero yung... Parang, ay, bago to ah. Opo, bago yan. Acting habang kumakanta at saka sumasayo. Mm-hmm. Kami po ni Jail, during that time po kasi, sobrang busy ng BGYO. So, ang ginawa po namin, nag-send po kami ng video for audition. Eh, wala po kami idea kung anong ginagawa sa theater talaga. At paano ba mag-audition sa teatro? Ano? Alam lang namin, kanta sayaw, yung facial expression namin, pang-performance. At saka hindi kasi na-commercial ka, ne? So, commercial, opo. Okay, pero meron po akong idea kasi... Smell diba ganun yung pag sa commercial? Yes! Yes! Yummy! Ginawa mo yung audition ng tabing ilo. Ganda! Kala kong ginawa mo yung sa tabing ilo. Ha? Baka naligwa ka. Naligwa? Ano ba ito? Hindi naman ito. Ano to? Ice cream commercial? Tabing ilog to, hoy! Pero yung ano po namin, yung audition namin, binigyan kami ng guide kung paano yung gagawin. So, mayroong singing, may dancing, magkahiwalay. Tapos, mayroong monologue. Buti na lang po, nagkaroon ako ng experience dati sa mga workshop na may monologue. So, may alam ako kung ano yung idea, paano yung structure, kung paano ka gagawa ng monologue. So, ang ginawa ko, hindi ako gumawa ng monologue. Nagkwento lang ako. Pero yung way ng pagkwento, yung parang monologue. So, yun po yung parang ginawa namin. Natural yung natural ano. Na, ano. Parang kwento ka POV na nakita akong babae no. Parang ganun na kasi monologue din naman siya considered as monologue. Siya. So hindi ko kami actually hindi namin masyado in-expect na ma-callback kasi medyo nangalawang na sa acting. Tapos nagkaroon ng callback. Ay.
patay tayo dyan, JL, kapag natin gagawin to. Kasama namin si Joanna. Oo. Tsaka si Joanna, Aya, and Colette. Colette. Mm-mm. Tapos, dun sa audition, nagsama-sama kami. Sama-sama kami. Nagkita-kita na kayo ng wall ba? Nandun na sila. Galing ako ASAP nun eh. Tapos may pinaaral na saya, may pinaaral na kanta. Tapos waiting game na ulit. May, di ba, kasi nakita ko yan, yung pinopost na na ito yung mga nag-audition. Ang dami-dami. May mga hindi rin talaga dumire-diretso. Ah, talaga? Kumbaga parang nagkaroon din ng elimination. Yes, nangyari po siya. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi sila magaling whatsoever, no. Diba? Parang feeling ko, syempre, kailangan nakitaan yung sila pa yung fit dito for this role. Yes, ganyan. For the characters. Character din talaga minsan yung iba. Anong roles ang napunta sa inyo? Ayun. Ako po, gaganapin ko po dito si Eds. Ay, si Eds, si Kay Abad. Kay Abad. Parang si Kay ni Angie. Ni Vivory. Ay, ni Vivory. Ni Vivory and ni Joanna. Ay, taray. Tatlo kaming alternates ng Eds. Kasi mahaba yung run. Yes, 29 shows. Yes. So, yung hati-hati kayo. Hati-hati kami dun sa 29 shows. Ayun. Ikaw. Ako, Rovic. John Lloyd. John Lloyd, si Rovic, oo. Tapos si JL, John Lloyd din. Oh, kasi JL. JL. Alam mo, doon ko lang na-discover nung MediaCon na yung JL pala is John Lloyd. Awayin ako nun. Hindi, ako napanood ko nung MediaCon. Di ba doon ni-reveal na parang yung JL pala is John Lloyd. Ang taray. Tapos napunta sa kanya, Rovic. Opo. And si Benedict din po. Pero si Benedict, dalawa yung may isa siya, may Amboy. Andoy. 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 Andoy and Rovic. A new character. Kailangan pa itulog ba? Itulog ko pa ito ah. Sleep. O taray. So, nung ginagawa, syempre nung nakuha nyo na yung role nyo, Rovic, tapos Eds, nakuha nyo na yung script. Anong mas naramdaman nyo? Mas na-excite? Mas na-pressure? O parang game face on? Sa akin naman po, nung natanggap ko po si Eds, sabi ko, wait lang, hindi pa ako nakapanood ng Tabing Ilog the series. May connection ba to sa musical? Iba naman daw. Iba pala. Yes. Yung new gen. The new Generation Z, kumbaga na Eds daw, ano yung act. So parang na-pressure ako ng konti. So paano ta? Paano si Eds sa generation na to? Paano siya umakto? Ano eh, sino yung pamilya niya? Kasi wala talaga. Diba love team dyan si Eds tsaka si Rovic? Kaming dalawa. Oh. Kasi alam ko dyan yung kay Eva John Lloyd Ire. Yes. Tapos diba si Corinne, si Desiree Corrine. Del Valle, ang ka-love team niya that time. Si Jody kasi, si George. George. Tapos ang love team niya si Fonzie, si Baron Geisler. Si Badong ata. Si Action Division. Sino si Badong? Badong sa amin po. Uh-oh. Ang mga veteran actors po, si Jude and si Irvin. Sa dati, si Badong. Si Baron? Si Paolo. Paolo. Ay, hindi. Tama, Paolo Contis. At saka si ano? Si Desiree Del Valle ang magkatambal nun yun. Oo, naalala. Tagal, hindi naalala. Siyempre naman, ilang taon pa lang ako nun, di ba? Tapos, love team kayo. So, meron kayong mga inhibition exercise. Di ba yung inhibition, siyempre dapat hindi kayo matawa, kinikilig-kilig. Kasi, yung ganun po. Wala, diretso po kami. Diretso acting. Kasi nga mga artist ka din, kayo talaga. And thankfully po, kakilala na po namin yung isa't isa. So, parang natural na yung mga interactions namin when we're doing scenes na po. Mm-hmm. Ikaw, di ba maraming Eds? So, palit-palit po kami ng partners. Palit-palit po. Parang hirap. Kasi syempre, iba yung chemistry nyo, halimbawa ni Sheena. Iba rin yung chemistry mo kaila si Joanna ba, Eds din? Eds din po. Di ba? Kaila kay Joanna kasi syempre mas sister group nyo yun eh. Nakakatawa naman po kasi yun nga, magkakaiba yung tao sa Eds. So magkakaiba sila ng binabatong energy. Magkakaiba sila ng binabatong interpretation. So mas madali malaro yung eksena. For example, kay Sheena, pagka-eksena ko si Sheena, parang, sweet boy. Mas baby, gano'n. Pagka-eksena ko si Joanna, mas parang, pipinghutin ako bigla. Sorry na, parang gano'n. Pagka-eksena ko si Vibory, biglang mambabato. Iba-iba nga. Iba-iba. At least parang ma-excite yung mga tao na may iba-iba palang mangyayari sa Tabing Ilong. Sku, parang ang gastos namang manood naman ito. Kasi, syempre, dapat nandun kami lagi. Manunood kami lagi para makita namin yung iba't ibang version. Gusto nyo makita ibang version sa mga. Dapat paano? Bili kayo muna ng ticket. Ng tickets, oo. Pero maganda kasi to, kasi hindi to first time. Alam nyo, di ba, si Alexa, si KD, yung walang aray. Di ba? Parang,
alam ko kasi meron ng partnership ang ABS-CBN, ang Star Magic, with Peta Theater. Mm-hmm. So parang ngayon, itong Tabing Ilog na supposedly 2020 pa dapat siya ilalabas. Eh, di ba nag-pandemic nga, hindi natuloy. Ito na yung bago. Recently, nakita ko nag-flash mob kayo. Yes, ay, hindi ko kasama. Hindi ka naka-join? Wala to eh. Kasi alam ko, after ni Vivory at ni Benedict dito sa program nung Sunday, dumiretso sila for a flash mob. Ganyan. How's the experience? Siyempre, kinanta niyo yung mga Tabing Ilog na ano dun, eksena. Yes po. It was so fun kasi ang nangyari, yung game plan namin, magmukha kaming mga mall goers lang kami doon. So, parang nagpa-partner-partner kami sino yung kasama namin. Tapos, parang after mga, tina-timer-timer pa nga namin eh, nagkukunwari, nagtatawagan, gumagano'n. So, parang yung point na yun, parang na kaming nag-acting na, nag-start na yung Tabing Ilog, kumbaga. So, may tawag-tawag. Tapos nagsisigawan na kami na halos naririnig na ng lahat ng tao na kumakain, naglalaro. Yung pinaka naalala ko, may mga batang sumasali sa amin na, "San si Eds? Eds! Eds!" Sumisigaw na, "Badong! Badong!" Gumagana na sila. Sabi ko, "Uy, nandito kami!" So parang, we're like acting. Kasi name na ng mga characters nyo sa Tabing Ilog. May mga ka-excited na rin, di ba, mga professional theater actors, yes, and actresses. Uh-oh. Kamusta experience? Masaya kasi ang dami namin natututunan po sa kanila. Iba training, no? Sobra. Iba yung discipline nila. So kapag meron kaming, bawa, nag-eksena kami, tapos may nakita silang parang, kailangan mo improve to. Paano may mo improve to? May pwedeng idagdag. So binibigyan nila kami ng tips po talaga. Kaya nakakatawa kasi, hindi lang kami basta sumasalang, natututo din kami. Ano pinakaiba nung naging training mo sa Star Hunt, sa training nyo dito? Kasi alam ko, alos wala rin kayong pahinga sa training. Oh, po. Nakakapagod po sa Star Hunt kasi gagamitin mo talaga yung buong katawan mo. Pero nakakapagod din po dito kasi kasama yung mas magagamit. Kumbaga, nagagamit din namin yung utak namin doon. Pero mas kailangan mong gamitin din yung utak mo dito. Kasi kailangan mong mabanggit lahat ng lines, kailangan mong matiming yung kailang papasok. Pwedeng kailang malito. Yung kanta, memorization kanta, ng sayaw, yung blockings, everything. Saka live to, wala live. One whole lang, walang stop. Pinagkaiba rin po ng BGYO kasi kapag nagkamali ka sa stage, pwede mong laruin, pwede mong, pwede mong anuin yung fans, pwede mong anuin yung aces. Kasi pag nagpa-perform gano'n. Kung di mo alam yung lyrics, bigay mo. Dito. Hindi mo alam, hindi mo pwede gano'n. Kasi all original songs. Feeling ko, pag natutulog kayo, kaka-rehearse nyo, no, kumakanta na kayo habang tulog. Ito. Wala pa nag-rehearse. Nagre-rehearse kami. Mm-mm. Pero kasama ko yung pinsan ko. Ba't nandito yung pinsan ko kao sa Tabing Ilog? Tapos nag-ano rin siya, nagra-run. Pero dream pala. Pero panaginip pala. Kasi diba, pag paulit-ulit, parang kahit tulog ka na, tapos yung pagod, parang yun ako ganun yung pag sabi ng mga friends ko, pag sa bahay daw, para daw ako nag-host habang tulog. Yung, ang linaw pa nga daw ng salit. Sabi ko, basta pag nagsabi ako ng numbers, isulat nyo papanloto! Panloto pala, oo. Toto, baka manalo, diba? Sa'yo, dahil nga 8 ka pa lang, eto, hindi parang bago sa'yo ang theater. Nanibago ako ulit kasi kasi galing din po ako lyric and beat, so musical din po yun, so may kanta sayaw. Pero nangalawang po ako ulit sa theater kasi sa theater kapag acting, expressive yung mukha, malaki yung galawan. Sa series lang kasi minimal lang, may kamerang tututok. So dapat sa theater kapag acting, dapat kita dun sa taas, yung expression ng mukha mo. Pati yung sayaw, dapat kitang-kita. So parang nangangalawang din po ako that time. Naku, very excited ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Kami din excited na i-invite na natin silang lahat sa Tabing Ilog, the musical. Let's go. Sheena and Aki. Yun na nga po, mga kapamilya, mga kabongga. Iniimbitahan po namin kayong manood ng Tabing Ilog the Musical sa November 10 to December 17 po. You can buy your tickets at ktx.ph. See you there! See you po! Ayun, ktx.ph, and syempre sa PETA rin po pwede kayong makabili ng tickets. So, kung gusto nyong mapanood ang tatlong Ed sa tatlong Robic, bumili kayo, no? Tatlong tickets. Ibig sabihin, naka-eksena mo sila bawat isa? Yes, opo. Nakapanood yun? Opo. Ha, guard! Tatlong tickets!
Tapos ang dami ko pang anak. May Angie pa akong anak doon. May meron, Angie! May Angie pa. May Vibory pa. Mga halos lahat ng mga nakshik mo na doon. Kaya itong mga to, nag-message na. Na, maha, watch not what. Doot po kayo. Hindi pala sila sabay-sabay sa isang ano. May time na kasama ko si Vibory. Pero wala si Andy. Ano ba si Andy nga doon? Di ba ano siya? Si Andy, George. Si George siya. Iba naman yung kanya. Si Angie naman, si Corinne. Oo. Taray, no? Ang galing, no? Dumating sa life ninyo na itong very top rating na youth-oriented show na Tabing Ilog na yung mga gumanap before, mga ano na ngayon? Brightest stars in the business, mm-hmm. Diba? So, ngayon kayo na yung mga gumaganap noon, diba? So it's a sign, diba? It's a sign. Totoo mangyayari yan. Dito naman sa industry, ang importante, kailangan talaga yung longevity, yes. Yung sisipagan mo talaga, yung ibibigay mo lagi yung best mo. Kasi nakaka-pressure kaya na artists come and go, ba? Diba? Yung araw-araw, ang daming nadi-discover, ba? Diba? Ganyan. Kayo, speaking of that, how do you keep yourself dapat always visible sa mga fans ninyo, sa mga tao nagmamahal sa inyo? We try, syempre, yung mga live streams, tinatry namin maging updated sa social media para kita kami kaagad. Pero sa akin, parang nahihirapan akong gawin yun kasi for school. School. Ay, anong year mo na? Grade 11 pa po ako. Ay, senior high. Senior high. So parang sinasabihan ko minsan yung mga fans ko, sorry na kung wala akong post sa TikTok, sorry kung wala akong post muna sa Insta, naiintindihan naman nila. Kasi bumabawi naman ako sa ibang days po. True. Ay, si Mama Bear, ayan na. Mama Bear, bago pa ako magbabay, ayan, Mama Bear, pa-closing na ako. At least, nag-check ako ngayon. Kasi normally, pag nag-message si Mama Bear, late ko na nababasa yung naka-off na ako, nasa labas. Sorry Mama Bear, di ko nabasa. Finally, pagka-check ko ngayon, sabi niya, listening now again. Happy, happy Sunday. I hope nag-enjoy ka, Mama Bear. Hi, Mama Bear. Hi, Mama Bear. Oh, last question before we end the show. Ikaw, Aki, yun sa'yo. How do you keep your fans, your family, yung supporters mo na updated sa'yo kapag may times na kunyari, di ba, wala kang ganap sa TV or sa kung ano man. Nakakatuwa naman po sa generation yun kasi nauso na yung social live stream social media. So, through social media po. Pero ayun din, nagsasorry din ako sa aking mga aces, sa aming mga supporter kasi minsan hindi rin talaga kami nakakapag-upload. Yes. Kasi busy at marami kaming niluluto para sa inyo. Yes, ay, mga sayo. Pasabog, boom. Pasabog. Sabi, patience is a virtue. Alam mo, ang saya. Every time na umupo ako dito sa programa natin sa Bongga Kajay, yan talaga yung parang feeling ko pinaka nagiging core ng kwentuhan na in this business, show business, patience is really a virtue sa lahat ng nakakakwentuhan ko. Okay. Na ang sarap makita na we are all reaching for our dreams, diba? Not only for ourselves, but for our family, diba? Yes. Sana nag-enjoy kayo sa Chikahan. Yes po, super. Alam ko, bibisita ata ang, hindi ko alam kung alam nyo, sa rehearsal nyo si Ay. So, galingan! Diba? Ay, hindi nakatulog kagabi. Galingan, itodo nyo yan. Salamat kay Ate Tess, of course, sa ating Tabing Ilog, the musical family. Regards kay Direk Phil, ayan, director ko yan dati. Oo, sa Mahal Kong Maynila. Yes, oo. Sheena, thank you, Nak. Maraming thank salamat. Thank you so much, Mama Jai. Aki, thank you so much. Maraming salamat. Na-miss kita. At ang ganda kasi ngayon parang mas intimate yung kwentuhan, mahaba yung oras natin. And sa lahat po ng mga nagpadala ng mga tweets nila, sa lahat po ng mga nag-message na nood sa ating live streaming, sa mga TFC subscribers natin, maraming salamat. At syempre, susunod na po ang Koneka Dyan with Jing Castañeda. Every Sunday, alam nyo na po, pagpatak ng 12 noon, ito po ang Bongga Kajay. Ayoko nang ako lang ang bongga, kami ang bongga, gusto ko. Bongga Kajay!